Creepsilog. Sa StreamYard recording. Ayan. Good. Okay, game. 3, 2, 1, go. Hello, welcome creepers. This is Creepsilog. Patayin sa podcast si Barbara. We are your hosts. I'm Gideon. This is Glenn. Good morning. Happy Thursday. Here in Creepsilog, we talk about creepy stories, murder, true crime, conspiracy theories, and what else, Glenn? Movies, documentaries, mystery stories, and real-life experiences. Yes, Creepsilog is a Spotify exclusive. So makakapakinig lang kayo ng mga fresh at bagong episodes ng Creepsilog. Exclusive yan on Spotify. Tama. At kung gusto nyo rin mag-podcast, you can download Anchor or go to anchor.fm. Nandun lahat ng tools for you to start your own show. Yes. Happy Thursday. What's good, Glenn? What's good? Wala masyado. Pero excited ako today. Saan? Bakit? Sa mga slides. Okay. Yes, marami na naman tayong mga karanasan ng mga creepers na pinadala via DMs sa ating socials. Mm-hmm. Pwedeng email or ano pa ba? Voice via message. DMs. Ayan, recording. Via Gmail. Right. So, ganun ang gagawin natin ngayon. So, magbabasa tayo ng mga kwento ninyo. And usually, ano-ano mga bang mga kwentong binibigay nila, Glenn? Krimen, mm-hmm. Kababalaghan, at kalat ng lipunan. Mm-hmm. Ayan. Sige. Oh wow, screenshot. Ba't hindi copy-pasted? Ito. Good morning, G-Boys. Itago nyo na lang ako sa pangalang Poring. Ay, ang cute naman. May ipipila na naman po akong story. This time, ultimate boodle story naman. So, nangyari to kahapon lang. Okay, so sinadya to ay July 6. Ah, 5. 5. Naisipan ko magpa-facial. Nagpunta ako sa isang facial clinic. Itago na lang natin to sa pangalang Eggshell Facial Clinic. Didigay ako. Yan. Pero, sa mga taga-south dyan, familiar kayo dito. Sa laki ba naman ng signage nila na ang facial nila ay worth 200 pesos lang with free 2 check-ups pa. 200 plus. Yan. Alam nyo na yan. So, bilang Virgo ako, gusto ko sigurado ang mga bagay-bagay. Nag-text muna ako at nagpa-appointment. Sinigurado ko kung magkano ang babayaran ko para sa facial. So sabi ni ate sa text ay 210 plus may additional para sa gloves, hair net, at soap. Which is okay lang naman kasi 30 pesos lang naman. So Gora Bells na sa clinic. So nagsusulat na ako sa form and then sabi ni ate, Ay, ma'am, first time niyo po. Kapag first time po, may i-apply po tayong gamot. Ganon din po talaga. Pag first time, nakabase po ito sa skin type nyo. So, naisip ko, gamot na i-apply sa akin sa treatment, di ba? So, sabi ko, okay, tiwala naman ako sa kanila kasi kilalang facial clinic naman yun at marami silang branches. Again, yan lang ang sinabi ni ate. Ha? So, proceed na. Wash na ng face and then higa na. Inumpisahan ni ate sa scrub. Ganito ang pagkakasabi niya. Ma'am, scrub na natin. Neck ha, 200 lang naman. Aba, si ate, pala desisyon. Hindi ako umimik kasi iniisip ko, kasama naman siya sa package, di ba? Bilang first time po nga doon at bilang 200 plus nga lang yung package nila. Malay ko ba kung ni-round off ni ate? At gusto kong mag-relax at matanggal ang stress kaya sobrang hilata ko doon at higit sa lahat, paano pa ako makakaangal? Eh, nakapag-desisyon na nga siya at naipahid na. So, ayun, proceed na. Habang nagpiprik si ate, binanggit niya ulit yung so-called, quote-unquote, gamot daw. Sabi ko, okay, sige, anong gamot ba yun? Binigyan niya pa ako ng papel na walang price. Listahan lang pala ng mga products. To my surprise, yung gamot pala na sinasabi niya ay isang buong skincare set na may pang day and night. So, typical human being, ang kasunod na tanong ay, magkano? Sabi ni ate, ang buong set po ay 3,500.
sabi ko, ah, next time na lang siguro. Kasi, di ba, naisip ko, nagpipitch lang naman si ate ng product nila. So, tuloy lang ang pagre-relax. Pikit na ulit ako. Aba, si ate mo girl, namimilit. Ma'am, pwede naman po, hindi lahat kunin. Kahit yung 4 lang naman dito. So, sabi ko, ah, magkano naman yung 4? Sabi ni ate, ah, 1.5 lang po. Yan. Nako ate, ang dala ko lang pambayad sa facial at sa phone ko. Sabi ni ate, ay ma'am, naka-oo na po kayo eh. Kaya nung nagsulat pa lang po kayo sa form, sinabihan na po namin kayo na may gamot. At this point, umiinit na yung ulo ko. Pinigilan ko talaga sarili ko kasi gusto ko mag-relax. Ah, sabi ko, next time na lang ate, akala ko naman gamot na i-apply sa... Kasi nga, first timer, di ba? Di ko naman alam na skincare set yan. Tsaka wala akong ganyang pera. Sabi naman ni ate, pwede naman po GCash ma'am at credit card. Sabi ko, wala po talaga ate. Sabi ni ate, eh ma'am, naka-oo na po kayo. Sige na, ako na may kipag-usap sa manager nyo.